Magandang hapon po sa inyong lahat. Isama po natin sa ating panalangin ang mga naghandog ng misa mula sa GCash account, online banking at FB Messenger ng Parokya at Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Isama din po natin sa panalangin ang naghandog ng pasasalamat na sina Mr. and Mrs. Obet and Marian Maliksi and family, Maria Fe Vidalion and family, KMJ Meat Shop, Pasa Emilia, Crisel and Bismarck Castillo and family, Couples for Christ, Padre Pio, Santa Clara Chapter, Hidalgo family, Amar and Elmer Guevara, Rose and JC Lera, Mr. and Mrs. Kino Vildra and family, Mrs. Rebecca Malebos and family, Ruel and Renches Bermin and family, Amado Caldo Villegas Macalindong, Dr. and Doctora Inakay and family, Mr. and Ms. Mario and Noemi Bagon and family, Efren de los Reyes and family, Annabel and Ferran family, Alberto Barion and family, Supan family, Fandinho and Gatlabayan family, Erickson Balmes and family, Paul David Vidal and family, Arnel Pitero and family, Catherine Janice Oasis and family, Teresita Lanuevo, Mr. and Ms. Jason Tapire and family, natatanging kahilingan ni na Belen de la Peña and family, Conchita Tagle, Edgardo Reyes, Carlos Mendoza and family, Christopher Jube Isles, Freda Bueno, Crisel and Bismarck Castillo and family, EJ Egarge, Grace Jean Lewis, Zaira Joy Vargas, Dr. Jonathan Innumerable, Nelson Hernandez, Propagation of the Fifth, Marian Dogma, Dolores Sinfuego, Mary Tricia K. Villa, Joan Serna, Donovan and Rona Marie Dineros, Rosario Santos, Annalyn and Jeffrey Perez, Nono Zoilo Estelia, Pio Evangelista, Helen Alba, Melissa Banyaga, Alex Salazar, Jeffrey Alejandro Perez, Jeren Alexander Perez, Jenny Chapman, Gregorio Pumares and family, Marie Abigail Bunkin and family, and Imperial Chia, Diosdado and Lorna Serviento and BioStar Company. Para po sa kagalingan ni Namanding Makalinaw, Saturnino Banyaga, Melody Buena, Javier Santino Loyola Gomez, Eufrosina Aguinaga, Mary Ann Maliksi, Amandal Family, Dolores Sinfuego, Christian Espiritu, Madambas Family, Apolonio Pacheco, Karaniwan Family, Rodolfo and Evelyn, Andrewena, Bertito Jr. Chavez, Conchita Tagle, Emilia Carpio, Saturnino Banyaga, Noel Bondad, Monica Ruelos, Estrella Rapisura, Felisa Mones, Florante Rapisura, Rhea Zenaida Rapisura, Macandre Fababer, Remedios and Arnold Esplana, Eduardo Esplana, and Malu Villar. Para sa kaarawan ni na Rhea Zenaida Rapisura, Annabel Gachalian, at Francis Andre Gachalian. Para din po sa nagdiriwang ng kanilang anibersaryo na sina Phil and Gladys Carrion. Para po sa kapayapaan ng ating mga yumaong kapatid na sina Emalina Mendoza, Thomas Vincent, Jeremy Castillo, Jesus Soleta Lenito Mesia, Wilram de la Rama, Tito Morales, Anastasio Banyaga, Hermi Nihilda Banyaga, Remedios and Guillermo Meer, Gloria Alcantara, Herman Gonzaga, Prudencio Bartolome, Guillermo Yazon, Felipe and Miguel Marahas, Belen Batalier Tafano, Mario and Marcelina Mamangon, Norberto Ablando, Renato Perez, Nilo Irenea and Benigno, Marcela de Chavez and Marlon Aduca, Albert Reyes, Rosalinda Malveda and Asuncion Blanquisco,
Thelma de Mesa, Avelita Mercado, Candido Malabuyok, Albert Reyes, Federico Pimentel, Astrid Genes Ponciano, Andrew David Picardal Adamos Jr., Zenaida Gilbert Gaspe, Galo Duran, Gabriel Domingo Sr., Rico Ronaldo Justino Felicito, Domingo Luis Casuano Esperanza, Asteria Serio Cirilo Analing, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panatilihin po natin ang katahimikan at diwa ng pananalangin bilang paghahanda sa banal na misa. To the Archdiocese of Lipa. Let us all witness the history of faith and mission in the province of Batangas as we celebrate the 500 years of Christianity in the Philippines. Welcome to the Archdiocese of Lipa. To love.
silent mode ang inyong telepono. Atin pong awitin ang pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon nawa ay sumain ng lahat. At sumain niyo rin. Ang misa ay thanksgiving o pagpapasalamat. Kaya una mga kapatid, magpasalamat naman tayo sa Diyos sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng araw na ito, at sa marami pang biyaya na sa atin ay binigay ng Diyos. Ang misa ay pag-aalay, kaya ialay din natin ang misang ito para sa ating mga natatanging intensyon o kahilingan, para sa ating mga mahal sa buhay, mga taong bahagi ng ating buhay, mga taong ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Diyos, para sa lahat ng mga may sakit o karamdaman, para sa lahat ng sa kanila ay nag-aalaga o nagpapaanyo, para sa lahat ng mga may kaarawan, para sa lahat ng frontliners o FWs, para sa ating bansa, sa ating mundo, dahil sa pandemya na ating pinagdadaanan. Hilingin natin ang biyaya ng ating mapagmahal na Diyos para sa ating mga pinag-aalayan. Ang misa ay banal na gawain, kaya dapat lamang na maghanda ang lahat ng dumadalo ng pagdiriwang na ito. Ihanda natin ang ating sarili, aminin, pagsisihan lalo't higit ang ating mga nagawang kasalanan. Una, sa ating personal na buhay, sa ating sariling katawan, sa ating mga mahal sa buhay ng ating kapwa, sa ating mga nagawang pagmamalabis, nagawang masama sa kanila, lalo't higit sa ating ding nagawang hindi maganda sa kalooban ng Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa mga taong kinalulugda niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang kapurihan.
Panginoong Diyos, Ari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Heso Kristo, Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nagali ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nagmahalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, o ang aking kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lang ang Panginoon, ikaw lamang, Heso Kristo, ang katastasan, kasama ng Espiritu Santo. Anang Diyos Ama, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilingap mo ang iyong abang-alipin at bukod mong pinagpala upang maging inang tunay ng iyong anak na sumilang at nag-akyat ngayon sa langit sa kanya. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, kaming mga tinubos ay marapatin mong itampok sa langit sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga Kronika. Noong mga araw na iyon, tinipo ni David sa Jerusalem ang buong Israel upang dalhin ang kaba ng tipan sa lugar na inilaan para dito. Tinipon din niya ang mga saserdote at ang mga Levita. Pinasan ito ng mga Levita sa pamamagitan ng mga pingga, ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Iniutos din ni David sa mga pinunong Levita na pumili ng mga kasamang marunong umawit at tumugtog ng kudyapi, alpa at pompiang. Ipinasok nila ang kaba ng tipan sa toldang inihanda ni David. Naghandog sila ng mga haing susunugin at handog pang kapayapaan sa harapan ng Diyos. Matapos ang paghahandog, binasbasa ni David ang mga tao sa ngalan ng Panginoon.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aming nabalita na nasa Bethlehem ang kaban ng tipan, sa bukid ng haar naming nasumpungan, ang aming sinabi, ang templo ng poon ay puntahan natin, sa harap ng trono, siya ay sambahin. Ang mga saserdote, baya ang maghayag ng iyong pagliligtas. Ang mga hinirang sumigaw sa galak. Sa lingkod mong David, may pangako ikaw. Panginoon namin, ang piniling hari ay huwag mong itakwil. Pinili ng poon na maging tahanan ang lungsod ng Siyon. Ito ang wika niya. Doon ako titira panghabang buhay, panghabang panahon. Ang paghahari ko'y magmumula roon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kapag napalitan na ng walang pagkabulok ang nabubulok at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay, matutupad ang nasasaad sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Thank you.
Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasusok sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon ho sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Sa pamamagitan ng kamay ng Diyos, si Maria ay iniakyat sa langit, katawan at kaluluwa. Sa pamamagitan ng kamay ng Diyos, si Maria ay iniakyat sa langit, katawan at kaluluwa. Ngayon pong araw nito ay ipinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit sa mahal na Berheng Maria. Yun pong tinatawag natin sa wikang Ingles na Assumption. Ang kaibahan nito kay Jesus, nung si Jesus ay umakyat sa langit, hindi ho siya iniakyat. Ang tawag natin ay Ascension. Si Jesus ay umakyat. Si Maria naman ay iniakyat. Mga kapatid, isipin natin na simula ng pag-iral ng mahal na Birheng Maria sa kanyang sa sinapupunan pa lamang kasi siya ay ipinaglihi na walang kasalanan, Immaculate Conception, hanggang sa siya ay naging bata, nagdalaga, nagdalang tao, nanganak, naging ina, naging ina ni Jesus, naging asawa ni Jose. Hanggang sa si Maria ay umalis dito sa lupa. Yun hong sa huling sandali bago siya iakyat sa langit, yun hong kanyang naging pag-iral ay buhay kabanalan, buhay ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, buhay ng pagpapaubaya sa kamay ng Diyos. Kaya huwag tayong magtataka. Yung katawan at kaluluwa ni Maria iniakyat sa langit. Yun ho yung kapalit nung lahat ng kanyang ginawa, lahat ng kanyang ibinigay. Diba? So, kung titingnan ang buhay ng mahal na Birheng Maria, dapat lamang na siya ay iakyat doon sa buhay na walang hanggan. Ngayon, mga kapatid, napakasimple lang po ng aral. Sa pamamagitan ng kamay ng Diyos, tayo ay iaakyat din. Inulit ko, sa pamamagitan ng kamay ng Diyos, tayo ay iaakyat din. Naalaala ko po nung ako ay musmus pa, yun ang aking ninong pag ako po'y nasa kanila. Ako'y itinatalang, yung gawang hahawakan din eh, tapos ay igagayon, itataas na papagayaan. Gayong pagayong gayon. Itinataas. Kung sa isang malaking tao, ay hindi ka basta magpapagayon. Kasi, alam mo, baka delikado ka. Pero yung isang musmus, ginagalan ka. Tuwan-tuwa pa ako nun eh, habang ako inihahagis ng ninong ko eh. Pagka itinataas yung gayon, anong pakiramdam mo? Di mas nataas ka, di ba?
Simple lang po yung aral, mga kapatid, na gusto ko pong iwanan. Hindi ka nagpapatawad, gusto mong umakyat mula doon para ikaw'y makapagpatawad. Ikaw ay madamot, gusto mong maging mapagbigay, ikaw ay tumaas doon sa iyong kadamutan, iakyat ka doon sa iyong kadamutan para ikaw'y maging mapagbigay. Ikaw ay tamaritis, patulog-tulog ka lamang, pahilahilata ka lamang sa inyo. Ayaw ka man lang magtiklop ng inyong hiligan o magwalis-walis ng inyong kaunting sala o ng inyong harapan at likuran. Ayaw mo man lang magpaanyo ng kaunting maaari mong gawin. Katamad-tamad. Baka gusto mong umakyat, gusto mong tumaas ng kaunti, magsipag-sipag ng kaunti, nahirati ka na sa bisyo, baka gusto mong yung bisyo mo ay maging habit o virtue, mabuting habit, baka gusto mong umakyat, baka gusto mong tumaas, baka gusto mong bumangon dun sa iyong pagkakadapa ngayon, sa iyong pinagdadaanan, gusto mong magbago doon sa iyong mga bagay na gusto mong mabago sa iyong buhay, kailangan natin ng kamay ng ninong. Hindi yung ninong ko, kundi ang kailangan natin, yung kamay ng Diyos, yung kamay ni Jesus. Hayaan natin yung kamay niya, ang siyang magtaas sa atin, ang siyang mag-akyat sa atin. Kung si Maria, ipinagkatiwala niya ang lahat sa kamay ng Diyos, sa kamay ng kanyang anak, yung kamay din na yon ng Diyos, yung kamay din na yon ni Jesus, ang nag-akyat sa kanya, ang nagtaas sa kanya sa buhay na walang hanggan. Kaya ano po yung sabi kanina, dun sa pambungad na panalangin, yung nagsilang, yung isinilang na anak, yun din ang nagtaas sa kanya doon sa buhay na walang hanggan si Jesus. Kaya sa ating personal na buhay, gusto mong umangat, gusto mong umakyat, gusto mong tumaas doon sa iyong pagkababa, magpahawa ka, magpataas ka, magpatalang ka sa kamay ng Diyos. Pag dito pa lang sa lupa, nagpapahawak na tayo, nagpapatalang na tayo, nagpapataas na tayo sa kamay ng Diyos, hindi ako magtataka pag ikaw na yung nautas, ako ang nautas, tayo ang namatay. Sigurado yung ating kaluluwa. Sa awa at kamay ng Diyos, iaakyat din niya doon sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, huwag lamang magpaakyat, huwag lamang magpatalang, huwag lamang magpataas ng sarili dahil sa pera. Please, huwag lamang sa mga bagay na ibinibigay ng mundo. Huwag lamang sa sariling adhikain. Huwag lamang sa mga maling kapangyarihan. Huwag sa kasalanan, please. Hindi ka itataas niyan sa buhay na walang hanggan. Hindi ka iaakyat niyan sa piling ng Diyos. Hindi sa mga kamay na iyan. Hindi. Kundi sa kamay ni Jesus. Kundi sa kamay ng Diyos. That's why, brothers and sisters, please, every day in your life, sa pang-araw-araw mong buhay, pagkagising mo pa lamang, pahawa ka na sa kamay ng Diyos. Hayaan mo na siya ang magtaas sa iyo. Hayaan mo siya ang mag-akyat sa iyo. Nawawalan ka ng pag-asa, paghawa ka niya. Aasa ka.
nawawalan ka ng lakas ng loob, paghawak niya, tatapang ka. Paghawak niya, ikaw ay nakasimangot. Paghawak niya, ikaw ay ngingiti. Ikaw ay bigat na sa iyong buhay. Paghawak ka ni Jesus, pag nagpahawak ka sa kanya, yan ay gagaan. Ganyan kagaling, ganyan kalupit pag ang iyong buhay ay sa kamay ni Jesus. Ipinahawak. Kaya, sa misang ito, mga kapatid, once again, let us renew ourselves sa pamamagitan ng kamay ni Jesus. Ikaw ay iaakyat. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesu Kristo, isang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat, nagatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Sa banal, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpapasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matayang hindi, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na muli, na maguli, umakit sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang pa rin ito at hukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay maguli ng nangamatay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang pag-aakyat kay Maria sa langit ay una sa lahat ng personal na pagdaluwalhati sa Kanya. Ito rin ay pagtitiyak na siya ay ating makapangyarihang tagapagtanggol na namamagitan sa Kanyang anak para sa atin. Sa pamamagitan ng iyong ina, Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng iyong ina, Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang panlahat na pamilya ng Diyos sa lupa, nawa ang pagdiriwang ng pag-aakyat kay Maria ay maging mabisang paalala sa kaluwalhatiang inilaan ng Diyos para sa mga tinubos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng iyong ina, Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at lahat ng ating pinunong espiritual, nawa malasap nila ang kapangyarihan at sa pamamagitan ni Maria habang pinapastulan nila ang kawang inihabilin sa kanila ng banal na pastol. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng iyong ina, Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga pinunong pambayan at panlipunan, nawa pangalagaan nila ang kanilang mga pinamumunuan na tulad ng pagmamalasakit at kalinga ni Maria sa lahat ng kaniyang anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng iyong ina, Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nagpapalagay na kasangkapan lamang ng kasiyahan o paggawa ang kanilang mga katawan, nawa ang pag-aakyat kay Maria ay maging mabisang paalala sa kanilang na ang mga katawan nila ay mga templo ng banal na Espiritu at nakalaan ang mga ito para sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng iyong ina, Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat sa ating pamayanan, lalo na ang mga may karamdaman sa kanilang mga katawan o kaluluwa, nawa makatagpo sila sa pag-aakyat kay Maria ng ginhawa at lakas na kailangan nila para sa mga kaharap na pagsubok. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng iyong ina, Panginoon, dinggin mo kami. Pinataas namin sa iyo ang lahat ng ito sa ngalan ni Jesus naming Panginoon. Amen.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakitabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming dumika ngayong pag-aakyat sa langit sa mahal na ina ng Diyos, tanggapin mo ang ipinagdiriwang na paghahain ng tipan at dangal sa kapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa pagtanaw ng utang na loob namin kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong iniakyat ang mahal na Birhen sa langit, ang pasimula at larawan ng laan mong masapit ng tanging sambayan ng sa iyo ay nananalig. May pag-asa at kasiyahan kaming sa iyo ay papalapit. Dito, di mo pinabayaang dumanas ng pagkaagnas ang nagsilang at nag-aruga sa iyong bumubuhay na anak noong siya ay maging di na iba sa aming lahat upang kami ay hatian sa kanyang buhay na ganap. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng maipaggana. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagkaisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Kasi kapag papatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama,
ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo, Ama. Lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Sa pagkakataon naman ito, mga kapatid, ay atin pong ipapagdasal, aalalahanin ang atin pong mga mahal sa buhay o mga taong kakilala na nangamatay na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Dasalin ho natin ngayon ang dasal na itinuro ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ho ang aming mga nagawang pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain niyo. Magbigayan ho kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan ho sa inyong lahat. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ariho si Jesus ang sa atin po ay nagpapaalaala sa pamamagitan ng kanyang kamay, kamay ng Diyos. Ikaw ay itataas, ikaw ay iaakyat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang tingin, Panginoon. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Para po sa mga tatanggap ng komunyon sa pamamagitan ng kamay, siguraduhin ang kaliwang kamay ay nasa ibabaw ng kanang kamay. Ang magkapatong na kamay ay nasa tapat ng dibdib. Matapos maipatong ang katawan ni Kristo sa ibabaw ng kaliwang kamay, kukunin ang kanang kamay ang komunyon para isubo sa bibig habang nasa harapan pa ng ministro. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming nagsalusalo sa iyong hapag ay nagmamakaawang palayain mo sa lahat ng bitag ng kasamaan pakundangan sa aming pagdiriwang ng pag-aakyat sa Ina ng Diyos sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa nasa kani-kanilang tahanan na hindi nakatanggap ng komunyon sa paraang sakramental, ating pong dadasalin ang panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuli ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na at iniaalay ko ng buong-buo ang sarili para sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. O pinagpalang Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ang santo ng makabagong milenyo, ikaw ay aming kaibigan, tagapag-aliw ng aming kaluluwa at takbuhan naming mga makasalanan. Nauunawaan mo kami ng lubusan sapagkat batid mo kung ano ang kahulugan ng pagdurusa. Sa iyo ay aming ipinagkakatiwala ang aming buong pagkatao at gayon din ang aming mga mahal sa buhay. Sa iyo ay aming ipinagkakatiwala ang aming kaluluwa upang aming makayanang batahin ang mga hirap at sakit sa aming mga puso. Sa iyo ay aming ipinagkakatiwala ang kahilingang iharap ang aming mga kaluluwa sa mahal na Birhen upang makamit namin ang walang hanggang kaligtasan mula sa Panginoon. Sa iyo ay aming ipinagkakatiwala ang aming pagsusumamo na kami ipamagitan sa makapangyarihang Diyos upang aming makamtan ang mga biyayang tunay po naming hinihiling. Ipagsanggalang mo kami laban sa mga panlilinlang at kasamaan ng mundong ito. At higit sa lahat, ipamagitan mo po kami sa dakilang Panginoon upang sa pamamagitan ng kapatawaran ng aming mga kasalanan ay mapagsumikapan namin ang paggawa ng kabutihan. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Atin po ngayong isasagawa ang blessing of religious articles upang mapanatili ang physical distancing. Hindi na po iikot ang pari upang magwisik ng holy water. Mula sa altar ay dadasalin ang prayer of blessing at ang pagwisik ng holy water. Pakilabas, pakihawakan ho, yun hong mga bagay, kasangkapan, gamit o religious articles na gusto po ninyong babasbasan. Panalangin. Makapangyarihang Diyos, ikaw ang bukal at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga kasangkapang ito na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat upang ang lahat ng dumulog, magdasal, gumamit, lumapit at mag-ingat sa mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Amen. Amen. Luwalhati. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kung kayo po ay magpapapicture dito, ano ho, pausap ho, wag na ho kayong magtatanggal ng inyong face mask. Salamat po. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Kayong lahat ay patuloy na pagpalain at ingatan ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naihandog na. Humayo kayo, pahawak lang sa kamay ng Diyos, iaakyat kanya. Salamat sa Diyos.